Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ating ia-analyze ang round number 3, game number 2 pa rin. Dito naman sa bakbakan nila Super Grandmaster Fabiano Caruana ng USA versus Super Grandmaster Rinat Jumabayev ng Kazakhstan. Ayan, napadyamo tuloy ako, Jumabayev. Ayan, so sa game number 1 nila, tabla, crucial itong game number 2. At pagkatapos itong game na ito ay isa rin sa pinag-usapan sa buong mundo ang laban na ito. Okay, so puti dito si Fabi, black si Rinat. Tingnan na kagad natin. Fabi played C4, nag-English, nag-E6 naman si Rinat, nag-Knight C3, pero ayaw pasukin ni Rinat ang talagang mundo ng English. Ang ginawa niya ay D5 papunta sa Queen's Gambit. Nag-D4, nag-Knight F6, nag-C takes D5. So, ito yung tinatawag na Queen's Gambit Declined Exchange Variation. Nag-E takes D5, pinasok ni Fabi ang napaka-classical approach, Bishop G5. Nag-C6, Queen C2, Bishop E7, yan talaga, bookline dyan. E3, Knight BD7 develop, Bishop D3, at dito nag-Knight H5. Nakipaghamon kagad ng Dark Square, tinanggap naman ni Fabi ang hamon ng exchange. Nag-Queen takes E3, nag-Knight GE2, at dito nag-G6. Kasi nga, hindi makakapag-castling, nakabitin pa ang pawn sa H7. At dito, nag-castle, and then nag-rook AE1 para magbe-break sa E4 yan. Okay, so sa maraming pagkakataon na yung mga ganitong ideas, mga kamatsyas, laro na ni Kasparov ito dati pa. So napaka-famous ng ganitong structure. Nag-Knight DF6 para additional control sa E4, nag-Knight C1, nag-Bishop E6 develop, nag-F3 para ang idea pag nag-E4 talagang totally buong-buo ang ngipin ng sentro. Ang ginawa ni Rinat, nag-B6. Yan ang novelty, mga kamatsyas. Kasi nangyari na ito noon, 2012, may tumira ng Rook AD8 na uwi sa tabla. At meron din namang tumira ng Rook FD8 noong 2001 nanalo ang puti, mga kamatsyas. Ipopost ko na lang ang links niyan sa description below. Balik tayo dito sa new idea ni Rinat, nag-B6 at dito nag-Queen F2. Ano idea? So tina-timing lang yung E4 para yung pawn sa D4 solid, may depensa na. May idea rin to play G4 then Queen H4. So medyo simple pero malaman ang Queen F2 ni Fabi. Nag-C5, nag-Queen H4. Nag-Queen D8. Ano idea? Umilag na, no? Baka kasi tumiming ng E4. Ang tore nakatapat sa Queen. So, umadjust kaagad si Rinat. Nag-G4, neutralize. Umilag Knight G7. Nag-Knight 1-E2, bumalik uli sa eksena ang Knight. Nag-Rook B8. Ano idea? Preparasyon na baka mamaya kumapture ang puti. Capture, open nga naman ang B-file. Pero kung hindi ka capture, pwede ba mag B5 mamaya? So tingnan natin yung idea ng Rook B8. May ideal Rook B7 din. Nag A4. Ayun, medyo nakatunog dito si Fabi. No? Baka mag B5 nga. Nag A4 na para talagang totally hawak na hawak niya ang B5 square. Nag C4. Ah, okay, yun ang idea. Mag B5 nga. Pero kailangan mag C4 muna. Para pag Bishop C2, B5 yun ang idea. Kaya pala inagapan ng A4. So nag C4, Bishop C2 atras, nag A6. Yan ang idea ni Rinat. Ang lakas din, no? Nag-Knight F4, nag-B5, A takes B5, at dito nag-B4. Okay, kasi kung hindi aawati ni Fabi, makakapag-create dito si Rinat ng malakas na pam-pressure sa queen side, mag-B4 yan. So baka makatawid ng isang pass po ng black dyan. Kumbaga, dalahin ng puti, no? So, ang ginawa ni Fabi, nag-B4, in-en-passant capture, Bishop takes B3, then B4, nag-Knight CE2, Bishop C8. Ayan, maniobra ang idea, mag-B-Bishop A6. And then yung Square E6, lalagyan din ng Knight. So, yan din ang mga ideas. Kasi yung Knight sa G7, hindi naman Bishop yan na fianchetto eh. Lalabas Knight fianchetto eh. So, gusto niya i-transfer sa E6. Ang ginawa, nag-Knight G3, talagang pilit na binubuhos ni Fabi ang puwersa sa kingside. Nag-Bishop A6, threat sa tore, at dito nag-G5, mga kamatsyas. Yan daw ay risky. Grabe, no? Talagang, kumbaga, winelcome si... In-invite pa si Rinat na, kain, capture mo yung tore ko. Parang ganun, sabi ni Fabi, no? So, natumbukan naman ni
Rinat ang good move, tinanggap talaga. Bishop takes f1. Okay? Pero pwede rin naman daw yung simpleng knight fe8. Okay? Pero nakipagsabayan, bishop takes f1, nag-rook takes f1. Yun lang. Talagang dito, eh, tumalong kagad ang kalamangan, pabor sa black mga kamatsyas. Ang tira lamang daw dito, capture na lang daw. Ayan, tapos iilag bishop c4. Pero tingnan muna, wait lang po mga kamatsyas ha. Baka mamaya, oo, oh, yan lang daw ang tira, no? So, equal ang evaluation. Okay, so sinilip ko lang sandali sa computer engine. Equal daw yung evaluation na yan, pero yan daw dapat. Pero ang ginawa kasi, nag-rook takes f1, nag-knight fe8. Ayun, bumitaw, talagang pinabitaw si Rinat. Gusto talagang kunin ni Fabi yung pawn sa d5. Knight takes d5, rook b5. Pero ang evaluation dito ay clear advantage for black. Ang ginawa, nag-queen e4, extra support sa knight sa d5. Nag-queen takes g5, binigay ang pawn sa g5. Nag-f4, bumalik ulit queen d8. Nag-f5, para talagang yan na lang ang pamalit ni Fabi eh. Siyempre, nag-sacrifice siya ng, ano, ng rook. So, ang pamalit niya, mam-resure talaga siya. Ang ginawa dito ni Rinat, nag-knight f6 mga kamatsyas. Bad move. Tumalong kagad ang evaluation sa slightly better for white na. So, dito para manatiling malaki ang lamang ng black, knight d6 lang daw ang tira. I-threat ang queen sa e4. Ang idea, pag nag-queen g2, knight d takes f5, rook takes f5, then knight takes f5. So dito, hindi pwedeng basta-basta pawn lang kasi may knight takes f5. Ayun o, may threatening matchas. Di naman pwede queen f6, may knight. Okay, kaya dito ang ginawa, obligado talaga, knight takes f5, then knight takes f5. So hindi pwedeng capture ng knight, naka-pin. No? King h8 ilag, knight g3 balik, rook a5, knight f1, queen h4, queen f2, queen g5 check, queen g2, capture, capture, mapupunta sa ganitong klase ng endgame na decisive advantage for black. Kasi may rook a3, ang magiging bayani sa black dito mga kamatsyas yung b pass pawn. Yan ang dapat ingatan. So dito decisive advantage, no? So mamaya may timing pa ng f5. Ayun. So di makaalis ang knight dahil nakabitin yung pawn sa d4. Decisive advantage daw ang black dito. Pero balik tayo sa ginawa ni Rinat, nag-knight f6, pinabawi sa posisyon si Fabi, nag-knight takes f6 check, queen takes f6, f takes g6, ayan ang malupites. Okay, so threat ang queen, queen takes g6, then bishop takes f7 check, nag-queen takes f7, good move din naman ang depensa ni Rinat kasi kung tore, eh wala na, tapos na awarding time na may queen a8 check, kahit na harangan yan. So, hindi pwedeng harangan ng tore, ha? So, queen takes f8, matchas. So, obligado dito, knight, queen takes e8 check, king g7, then capture, capture muna, queen takes b5. Lipad ng buong-buo ang tore sa b5. So, kaya dito, bishop takes f7, tama lang yung queen. Rook takes, queen d3, tineret ang tore. Ayan, then rook g5, king g2. Dalawang tore pa rin sa isang reyna eh. Hindi pa rin biro. Nag-knight f5, nag-e4, nag-knight h4 check, king h3, at dito nag-knight g6. Good move. Ang idea, magna-knight f4 mga kamatsyas. Ang lakas ng knight g6 ni Rinat. Nag-queen c4, yun lang mga kamatsyas. Pagtira ng queen c4, tumalong kagad sa malaking advantage si Rinat. Okay, so bland deracious yung queen c4 na yan. Ang tira daw dito para manatiling equal, queen d2 lang daw. Threat lang daw yung tore. Ang continuation, knight f4 checking h4, h6. Yun nga lang, medyo matagal pa ito mga kamatsyaso. May mga girigirian pa eh. Knight g6 check, king h3, king h7, suporta sa h6 na naka-threat. Queen takes b4, ibibigay talaga ang b pass pawn pero may h5. Ang idea, knight f4 checking h4, paki-imagine nyo po. Rook g4, mamamatsyas ang king sa h4. So dito ang tira, queen d2 para walang knight f4 check, naka-threat pa yung tore, rook g4, so may knight f4 check na, queen h6 check, king g8, queen takes h5, at dito rook g1. So kasi dito pag na-excite na mag-knight f4 check, wala, kakapturing lang eh. Capture, capture. So check, then king g5, capture, may dalawang pass pawn, so baka tabla, hanggang tabla na lang ang black dito. Delikading pa yan. May dalawang pass pawn ng puti. So kaya dito ang tira, rook g1 lang.
Knight H6 checking G7, nagpabalik-balik na lang. Yan ang pag-asa sa analysis na ito. So, equal. Pero ang ginawa ni Fabi, balik na tayo mga kamatsyas. Nag-Queen C4. Ano kaya dito ang good move na pinitawa ni Rinat na nung nagawa niya, talon kagad decisive advantage for Black? Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipose at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat, ang tira ay H5 na lagay sa alanganin si Fabi. Ang idea, magna knight F4 check, king H4, rook G4, matchas ang king sa H4. Okay, so dito, napuwersa si Fabi bumaba na lang. Yun nga lang, kaya naging good move ang H5, pagbaba ni Fabi, may H4. Yan ang mabigat. King H3, wala eh. Laglag na yung knight eh. Oh. Yan na nga lang ang pag-asang makalikot-likot. Hindi pa nalikot. King H3, capture-capture. King G7, queen takes B4. Natanggal nga yung B-pass pawn. Ang dami namang pyesa ng black. Nag-rook F3, pababagsakin naman ang pawn sa G3. Nag-queen B7, checking H6. Wala nang check. So dito, nag-queen B8. Para may depensa yung G3, eh kung isasabay nga naman ang lahat ng tori dyan, lalabas ang matitira na lang sa black ay knight G6. Insufficient material, di na makakamatchas. Tabla na. So, rook E3. Pahinog muna. Rook E3, pipitasin muna yung pawn sa E4. Nag-D5, pinitas na rook takes E4. D6, nag-rook D4. Pipitasin naman uli ang pawn sa D6. Queen B2, rook takes D6, pinapitas na. Napakaganda ng knight sa G6. Walang kabahid-bahid ng mga gulugulong check. Safe na safe ang black king sa H6. Nag-queen C3, rook D5, queen E3, nag-rook A5, king G2, rook AE5, tineret ang queen, queen D4 iwas, rook D5, hinabol, queen E3, nag-rook D3, another good move. So sacrifice, ang idea pag kinapture ang tore, may knight F4 nga naman. Okay? So dito ang ginawa, nag-queen E1, hindi pwedeng capture na tore, ilag lang. Nag-knight F4 check, king F2, bumigay na naman ang pawn sa G3, rook G takes G3, nag-queen E4, at dito sinimplihan na lang ni Rinat ng rook G2, at dito na paresign na mga kamatsyas si world number 2 super grandmaster Fabiano Caruana ng USA. So wala eh. Gravacious mga kamatsyas, kasi kung kakapturin ito, wala, kakapturin lang eh. May tore pa eh, makakamatsyas yan. So kung baba naman sa F1, rook D1, obligadong harang eh, wala na rin, tapyas na rin. So and wines na rin for black. Kung magkiking iwan naman, balik natin, kung king iwan naman, eh kahit simplihan na lang. Yun na lang. Basta importante mahuli yung queen and wines na for black. Okay, so isa na namang malaking upset ang nangyari dito sa World Cup mga kamatsyas. World number 2 na pabagsak ni Rinat. Hindi ko alam kung nasa top 1, nasa top 50 ba yan? Parang wala sa top 50, no? Yung rating na 26 ano lang. 37, parang wala sa top 50 yan. Pero napabagsak ang world number 2 mga kamatsyas. Iba na talaga ngayon ang chess talaga, no? Talagang ang labanan talaga dito sa chess, hindi yung pangalan, hindi yung rating eh. Sa preparasyon, sa determinasyon, sa training, sa malamang condition na condition to si Rinat Jumabayev ng Kazakhstan. Okay, abangan naman natin ang makakalaban ni Jumabayev sa round number 4 mga kamatsyas. So baka si Magnus na makalaban niya. Yan ang ating aabangan. At maraming salamat muli sa inyong matiyagang panonood. Sana natuto uli kayo dito sa video na ito. At kung kayo ay natuto, pahit naman uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa inanalyze nating game, paki-comment nyo na lang po sa section below. Muli, ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.